Time. It's Omega time. Sinimula ng pagtulok doon mismo na trap si Kusei pero nakaiwas. Piga down. Habos 3 Martizi. Iwas pa. Immortality will be used down to revive. But oh, binalik mismo dito si Renjo. For safety, grabe ang Omega habang simula nilang paghabol dito. Light, Chu, and Kusei separated in 3 directions. Pero ang Omega hindi nag-overextend para lang ma-zone out to ng TNC para sa Lord. That was so clean. Sobrang linis. Sobrang linis noon yung ginawa ng Omega. Kelra, is it really Omega time? Mukhang Omega time talaga. Early game, mid game, late game, the Omega game. That happens 18 minutes plus. And Omega, mag-transform eh. Wala kang masabi dun sa execution nun laban sa TNC around the Lord area kasi sobrang linis. And speaking of linis, nilabas na yung Abyssal Arrow in the midst of chaos. Last Insanity used out there for defense. KelvyJ taken down Chu. And ang third bumagsak na rin dito habang ang ating Luminous Lord magmamarcha sa baba. Controlling all lanes, two turtles, 13 to 12 batters. Sa anong pwedeng pwesto ang TNZ makakuha dito ng magandang opportunity to take down or Omega para makabawi ng konti? They need one more play galing kay Light. They really need one more play na galing kay Light na mababato niya si KelvyJ doon sa may harap ng mga members and just secure the pick-off. Kaso kailangan lang din nila bantayan kasi masyado ng kalat yung laban na nagaganap ngayon. Oh, they're trying to put pressure. Pinapalit ng mapa. Tinapon doon mismo si Chakno sa gitna para makapag-set. Big God down! Habang ngayon, ang mga members ng TNC umiikot for defense habang Lord, ang dami nangyayari ngayon sa side ng Omega. Grabe! Pabalik! Nilabas mismo ang immortality si Chakno. Inover na lang doon sa base. Taking down the first point, Omega takes this one.